Okay, what's up mga kamandirigma? Gagawa tayo ngayon ng steel window. Ang sukat niya is 120 by 120. Ayan. Yan, nakakuha na natin yan na square na ngayon. Yan, basic lang yan, madali lang yan. Ngayon, ang ituturo ko yung mahirap dyan kung paano magiging partition niya. Update ko kayo mamaya mga kamandirigma. Mga kamandirigma, pag gagawa kayo ng steel window mga kamandirigma, ang sukat nito 120 by 120 no, mga kamandirigma. Yan. Ngayon, pag gusto nyong kwan, ito talaga, ginagawa lang ito, assembly. Ito ang, saan ginagamit? Para rito, kamandirigma. Nilalagay yan dyan, tapos ginuguhitan. Yan. Ganun din po sa kabila. Both side of angles niya po, mayroong guhit. Yan. Pati dito po. Yan. Ginuguhitan po yan. Ngayon, pag naguhitan na po, naguhitan nyo na po yan, wala yung videographer ko ngayon. Yan. Kumuha po kayo ng metro. Yan po, tignan nyo pa mabuti. Sukatin nyo po yung sa loob, in yung dalawang guhit po. Yan. Bale, ang sukat nya is 11 1/2. O, yan po. Ngayon, puputol po kayo ng 11 1/2. Ngayon, ang tanong po kung ilan. Yan po, dibilangin nyo po. Isa, sa taas, 2, 4, 6, 8. O, 8 pieces po. Ito na po yung 8 pieces na 11 1/2. Yan po. Ngayon po, pag titignan nyo po ito, pag mapagbaligtad nyo po, ito po is plain. Sa kabila po, mga kamandirigma, is mayroon siyang kwan, may bend. Ayan po, may bend. Yan, mayroon po siyang kanal. Dapat yan po, lagi yung nakaganyan. Tapos, iskwalado po dapat. Yan, iskwala po. Ngayon po, ayan po, tignan nyo po. Ayan po, ayan. Pumasok na po siya dun sa may guhit. Tapos, sa guhit po sa kabila. Ayan po. Ayan po ang magre-reassemble po. Tapos, ito po yung isa. Ayan. Mag-assemble po ng steel window. Ganyan lang po siya kadali. Mga kamandirigma. No. Wala kasi tayong taga-video ngayon eh. Sumanda kung may mag-video eh. Okay, update ko kayo mamaya mga kamandirigma kung paano siya assemblein. Okay, good morning mga kamandirigma. Ayan na po. Turo ko na sa inyo paano gumawa steel window ha. Ayan, nakaon na yung welding natin mga kamandirigma. Ngayon, pag ganito kamandirigma na umulan, basa ang ground. Ay, tako. Medyo may ground ng konti talaga. Okay. Okay, tignan nyo kamandirigma kung paano ang gagawin natin. Ayan mga kamandirigma. Ito na yung kunan natin ah. Ito na yung pinutol natin. Itong sukat na ito. Ngayon, paano sa assembly ka mandirigma? Huwag po kayong mauna rito sa gilid. Mauna po kayo sa gitna. Alam niyo bakit po? Pag nauna po kayo dyan, dito na, sumikip na rito, hindi niyo na po kayang hilutin yan. Ganito lang po yan mga kamandirigma. Sa. Oh, gaya ng sabi ko yung kanal. Huwag magalaw ang kamay mo sa video tol. Yan, sampan nyo lang po dyan, assembly. Assembly. Yan po, mauna po dito sa loob, mga kamandirigma. Yan. Ano naman po ito? Ano tong isa? Ba't bibi na ito? Iba yata yan. Oo, iba yan. Isa, may pinutol ito. Bilangin mo ah, baka iba yan. Ah, nagkamali po ng pukul si Master JJ. Ah, ganito lang po mga kamandirigma. Kaskas po ng konti welding nyo. Ayan po. Ngayon po, paano assemblein po ito? Ganito lang po ha, mga kamandirigma. Yung markings nyo po, nasa guhit nyo, ayan po, yung dalawang markings nyo po ha. Ayan po, kita nyo po yung markings nyo, dapat bigay po kayo ng clearance dyan. Tapos sundin nyo lang po yung guide ng linyada nyo. Ayan lang po yung sa linya. Dapat hindi po nawawala yan. Diretso po yan. Ayan. Ayan. Pag nalinyahan nyo, okay na yan. Ganito po. Okay. Assembly. Mga mandirigma. Ayan. Ngayon po, para masurbol nyo po yan, ganyan po. Kunin yung tama dyan. Ayan. Tama nyo lang sa guhit. Tama nyo lang po dyan. Then, sagad nyo po konti. Sabay ispatan nyo po dito. Mga kamandirigma. Ayan po. Ispatan nyo lang dyan.
po. Yan ang matispad dyan, mga kamandirigma. Tapos dito ka muna sa loob, mga kamandirigma. Ito ang magtatalo tong dalawang ito eh. Dapat may clearance ka dyan. Yan, okay na po yung clearance na yan, kamandirigma. Yan, yan lang naman ang welding ng wawit, matindi. Yan po. Tapos ito pong nasa baba, kamandirigma. Yan, pwede mo na siyang iangat dyan. Sundin mo pa rin yung guide mo, mga kamandirigma. Yan. Hindi pa pwedeng susunod yung bakal. Guide at guide pa rin ang susundin mo. Tapos ispatan mo. Yan. Tapos, idikit mo na ito, mga kamandirigma. Yan. Ito, bakit hindi naging pantay? Ganun po talaga pag steel window. Unless sundin mo po itong kwan. Sundin nyo po itong pinaka-guide nung linyada. Okay, ganun lang po. Spot. Yan. Dikit nyo lang po yan. Ngayon po, mga kamandirigma. Pag na-welding nyo na po yung mga kamandirigma, sunod nyo na itong sa kabila, sa loob din. Inner lang din, inner. Okay. Itong inner. Kunin mo lang din ito. Ngayon ito, kunin mo. Lagyan mo ng clearance. Kung may welding rod ka, pwede. Isang welding rod. Ganyan. Pagpapantay mo lang din siya, mga kamandirigma. Yan. Tapos, dikit mo lang to. Yan. O, bali yan na. Yan yung guhit. Pansin nyo po. Pantay dapat ito hanggang doon. Yan lang po. Then, spot ulit po. Kaya nang sabi ko. Okay. Pag na-spotan nyo na po yan, guide nyo na po yan. Yan. Spotan nyo rin dito. Tanggalin nyo na yung welding rod, mga kamandirigma. Ganun lang po yan. May guide dyan po. May guide po yan eh. Ganun. Then, punta ka ulit sa baba. Sa kabila. Yan. Spot ulit. Yan po, ganyan. Nakita nyo po ito, may mga naglaban-laban na kanto. Kakatera na lang po yan. Basta lagi nyo po sundin yung guhit. Importante po yung guhit. Tapos ispatan nyo rin po ito. Tandaan nyo po, wag na wag kayo magpo-full weld kaagad kasi ang bakal po gumagalaw yan. Ispat lang po lahat muna yan. Okay, ganyan lang po. Update ko po kayo mamaya, mga kamandirigma. Pag magpo-full weld na tayo, tapos yung lalagyan natin ng hinges, tapos mga kanya handle. Handle yung ganun. Hinges po ay ganito po. Mga kamandirigma. Ito bang tinatawag, mga kamandirigma, na handle ng steel window. Ito po, hinges. Ang kwan po nito, left, may left and right po ito. Ganun din po itong handle. Left and right din po. Okay. Update ko kayo, mga kamandirigma, pag maglalagay na tayo ng handle. Tinuro ko na kung paano maglagay ng yung pinaka nasa taas niya. Okay. Update. Ngayon po mag-cutting po ng kwan, ng eskwala ng Z-bar. Ngayon po, may kwan ito kanal. Kung may kanal, dun po kayo. Sa pagbaliktad po, ganyan, walang kanal, mali na po kayo dun. Ganyan po dapat, yung kanal. Yan po ang eskwala, ha. Yan po, ayan. Ngayon, kung paano po magputol yan, ganyan lang po. Huwag po kayo pupunta rito, mauna lang po kayo dito sa bungad. Huwag po kayo pupunta rito. Okay, pakita mo na sample, tol. Ingat-ingat po kayo sa cutting disc, delikado po yan. Ganyan po mabuti kung paano yung kamandirigma. Ngayon sa kabila rin po yan, back to back yan. Ganun din po yan, naka-eskwala din po siya, mga kaibigan. Ngayon naman po, siyempre pabaliktad naman po yan. Kaya ang bungad naman po yan, yung parte din po naman. Ito, pakalabasan kamandirigma, kung magputol na kayo, ganyan dapat. Eskwala. Parehas. Okay. Update ko kayo mamaya.